Our lecturer for today is Jasfer Crisan E. Ventura, graduate of the University of the Philippines, BS Education, major in Mathematics, minor in Physics, teacher 2 at Jose Abad Santos High School, and lecturer 2 at Universidad de Manila. Now, we will be talking about the two types of sets na meron tayo. And simple lang naman actually yung pinagkaiba nila. And simulan natin to sa anong bang tawag dun sa dalawang yun. So, we have two types of sets. The first one is the finite sets and the second one are called the infinite sets. Let's define first finite sets. Ano ba ang mga finite sets na yan? Pero before we do that, let me remind you na yung salitang F-I-N-I-T-E ay ang pagbasa dun finite, hindi finite. Most students do that. Kala nga kasi nila yung magiging pagbasa dun ay finite dahil sa salitang infinite, infinite yung basa mo eh. So siguro, nasa utak nila na pag tinanggal mo yung IN, yung prefix na IN sa simula, eh magiging finite na yung pagbasa. Hindi, finite ang tawag dun or ang pagbasa doon. So, finite sets are sets with countable elements. And pag sinabi natin countable yung elements natin, kaya nating bilangin yung laman or yung objects ng ating set, yung nakapaloob sa set natin. Kapag tinanong tayo kung ilan yung laman or ilan yung elements doon sa set na yun, kaya nating magbigay ng concrete number. So, let's have some examples ng mga finite sets. For our first example, let's say set A is the set containing 1, 2, and 3. Is this an example of a finite set? Oh naman, finite yan. Kasi kaya kong bilangin yung laman ng set A. Ilan ang laman ng set A? 1, 2, and 3. And magkakaroon nga tayo ng discussion specifically focused on that, kung ano yung tawag doon sa number of elements in a set. But balik muna tayo dito. Magbigay muna tayo ng example ng mga finite sets. So, kagaya nga nito, set A is a finite set kasi nga, kaya mong sabihin or kaya mong ibigay yung number of elements na nakapaloob sa ating set A. Another example would be, let's say set B is the set of all X such that X is a consonant. So, alam nyo naman ang consonant, yung kabaliktaran ng vowel sa ating English alphabet. Pwede ba natin pa rin ibigay, or rather, mabibilang pa rin ba? Countable pa rin ba yung elements ng ating set B? O naman po, 26 lang naman sila. So, tatanggalan ko yun ng 5 kasi yung 5 ay mga vowel. So, ilan ang elements ni set B? 21 ang elements ni set B. And since nabigay natin yung specific number or value ng elements natin, we can say that set B is a finite set. Another one would be, let's say si set C ay elements containing A, B, C, D, and E. Is this set still finite? Oh naman, tumigil siya eh, di ba? At mapapansin mo, pwede pa rin natin, countable pa rin, pwede nating bilangin yung elements ng ating set C. So for these three examples of sets, all of them are finite sets. Obviously, the second type of set ay yung kabaliktaran ni finite, si infinite. So what are infinite sets? Infinite sets are sets with uncountable elements. Pag sinabi natin uncountable, hindi natin mabibilang, hindi natin kayang bilangin, okay? So, ano yung isang example? Let's say, set D is the set containing 2, 4, 6, 8, and then maglalagay ako ng ellipsis dyan, and then close braces. Bakit infinite itong set na to? Kasi, doon sa symbol nga, sa symbol na ellipsis, ang ibig sabihin nitong tatlong tuldok na yan, it will go on indefinitely. So after 8, meron ka pang makikita dyan, what do you think is the next number after ni 8? Si 10, and then si 12, si 14, 16, and so on and so forth. And pwede mo bang ilista lahat ng elements ng set na to
nang hindi ako hindi ka gagamit ng ellipsis, syempre hindi. Hanggang tumanda ka, hindi mo pa rin mauubos lahat ng laman nito. So therefore, example ng infinite set, itong set D na yan. Another one would be, itong symbol na to. This one is a special letter kasi nga, this will correspond, actually this corresponds to a special set of numbers. And this symbol is the set of all x such that x is an integer. And pag-usapan din naman natin kung ano yung mga integers na yan later on. But this one is an example of an infinite set. Bakit? Kasi meron tayong positive integers. Sino yung mga positive integers? 1, 2, 3, 4, 5, and so on and so forth. So dun pa lang sa part na yun, positive integers, alam mo na kagad na infinite set siya talaga. Dahil hindi mo nga pwedeng ilista lahat ng elements ng set na yan. And another one would be, let's say set P. This set is the set containing 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So ito kabaliktaran nung pagsulat kagaya kay set letter D. Dito naman, meron kang ellipsis and then 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Is this still an infinite set? Oo, kasi yung mga numbers less than 5 ay kasama pa rin sa set na to kasi nga, gumamit pa rin siya ng tatlong tuldok na to. So therefore, this is also an example of an infinite set. For our summary, we have two types of sets. At ano yung dalawang types na yun? Finite sets and infinite sets. What are finite sets? Finite sets are sets with countable number of elements. Pwede nating bilangin yung laman ng set natin. And as for your infinite set, syempre kabaliktaran or opposite of our finite sets, infinite sets are sets with uncountable elements. For our next discussion, ang pag-uusapan natin ay yung cardinality ng ating set. Ano yung cardinality ng set? Syempre, para may element of surprise, discuss natin sa susunod na video lesson. Hi! Kung sa tingin ninyo kami nakakatulong sa inyong pag-aaral bilang estudyante at kung kami nakakatulong sa inyo bilang mga magulang at mga guro, please do subscribe to our channel. We wanted to reach as many as possible. And in exchange, we will commit ourselves, our time, and little resources to create more videos na makatutulong para sa kinabukasan at maayos at mabisang pag-aaral ng bawat estudyante sa ating bansa.